Nagsalita na nga itong si Kyle Anderson matapos nga siyang sapakin ni Rudy Gobert. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, isandalian muna natin ito ang mga balita around the NBA. Unahin natin si Coach Silas dahil pinatalsik na nga siya mga idol bilang Rockets head coach matapos nga yan ng ilang season na parang walang improvement ang kanyang young team na Rockets. At mga idol, parang hindi nga maganda ang relasyon niya sa kanyang mga batang player, kagaya rin nung na video natin nung nakaraan na itong si Josh Christopher ay parang dinidisrespect itong kanilang coach. And mga idol, another news, I think alam nyo naman na, ito ang si Tristan Thompson ay magsasign nga daw dito sa team ng Los Angeles Lakers at siya daw mga idol ay magiging reserve center nga behind Anthony Davis and Mo Bamba. Dahil kung matandaan nyo mga idol, nung injury itong si Mo Bamba pa dahil sa sprained ankle, tapos hindi pwedeng maglaro itong si Anthony Davis ng back-to-back doon sa Rockets. Diba't ang laking problema nila dahil wala na silang ibang center kung hindi si Wenyen Gabriel, at kilala naman natin si Wenyen na hindi nga ganun kagaling defensively. Kaya nga ngayon meron silang reserve center na kayang punan ang mga pagkawala kung sakali ni AD pati na nga rin ni Mo Bamba. At yan si Tristan Thompson na kanilang winner out nung nakaraang weeks. Next balita natin mga idol, si Kyrie Irving tumanggi nga daw sa kanyang exit interview para nga sa kanyang bagong team na Dallas Mavericks matapos nga silang malaglag. Pero mga idol, ito ang final interview sana ni Kyrie pero ayaw niya. Di natin alam ang rason mga idol, pero for sure maraming ang mga NBA fans, lalo na Dallas Mavericks fans, is looking deeper dito nga sa naging desisyon ni Kyrie. Baka nga to pagpapahayag na si Kyrie Irving ay tapos na talaga sa Dallas Mavericks, ayaw na, or maybe may personal na reasons lang itong si Kyrie. Pero para bawas nga tayo sa spekulasyon mga idol, ay I think abangan na lang natin na magiging desisyon ni Kyrie Irving kung babalik nga siya dito sa Dallas Mavericks, na openly sinabi na neto ni Mark Cuban ng Dallas ay gusto nga siyang ibalik or lilipat nga siya sa ibang team. Abangan natin yan mga idol sa free agency at pag-usapan na nga natin ang nasabi neto ni Kyle Anderson matapos nga siya na sapaki ni Rudy Gobert. Well mga idol, bukod sa post-game interview niya ay meron niyang na-leak na video kung saan mapapakinggan natin ang audio dito mga idol. Pakinggan natin. This is way too much. Don't tell me. Focus. What's wrong with y'all? I got a decision to make this thing. Well, etong sinabi ni Kyle Anderson mga idol sa video na yon ay sinabi, anong problema nyo? Pagpapatungkol niya siguro sa mga coaches, coaching staff na itong Timberwolves. Masyado nga daw pinapaboran itong si Rudy Gobert. Tapos sasabihin nga daw siya na siyang mag-focus. Samantalang si Rudy Gobert yung nanapak. Ano nga daw ang problema nyo? Tapos sa panguli, sinabi niya ay meron nga daw decision itong team ng Timberwolves na dapat gawin this summer. So basically, ang pinapalabas doon ni Trey Anderson ay mamimili nga ang Timberwolves kung siya ba ang papaistayin or si Rudy Gobert. Isa lang sa kanilang dalawa. So yan nga mga idol, mukhang bigger than usual ang problema na itong dalawang player na ito. Pero matapos nga ng leak video na yan sa mismong post-game interview nila, ay syempre medyo mabait na itong dalawang player na ito. At sinasabi nga ng mga NBA fans ay for sure nasabihan na nga daw ng kanilang personal relations team ng Timberwolves na maging professional sa kanilang interview at huwag nang palakihin ang problema, and they will handle it properly. Yan mga idol ang mga akusa ng mga NBA fans, at parang tama naman sila mga idol dahil base nga dito sa leak video na ito at sa balita pa nga neto ni Shams Aranya na narinig nga daw halftime at the locker room neto Minnesota Timberwolves ay sinabi daw neto ni Anderson kay Gobert na I'll knock your ass out. So parang malaki nga talaga ang problema na itong dalawang player na ito mga idol, ang magkakampi na ito na si Gobert at si Anderson. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat. Ito ang si Jordan Poole na sinapang ni Draymond Green na naging mag-teammate pa rin at ngayon ay pasok na sa playoffs. I think possible din yan dito kay Rudy Gobert at kay Kyle Anderson na magkabati pa din.